serbisyong tapat sa iyo. DZRH, miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maaaring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Anumang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Budol-budol gang, lalansag! Mula sa kanauna sa Pilipinas, DZRH, ito po si Ray Sipayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan? Sa bawat hinimay-himay na balita, lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano ang katotohanan? Ano ang katotohanan? Nagbabalik ang lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Budol-budol kang nalansag. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Galit na galit si Josie nang mabiktima ng budol-budol gang ang kanyang ina. Si Aling Mila na may umiiyak na nagsumamo kay Resty para tumiwalag na ang anak sa inanibang masamang grupo. Kasunod yun, nayanig si Resty na malaman niyang naging biktima nila ni Ador sa budol-budol ang ina ng kanyang nobya. Sa kabila ng pagsisisi at paghingi ng tawad ng binata, nakipagkasira sa kanya si Josie. Ating ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanaunaan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Ray Sipayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Kaya pala bigla ka nagyayang uminom dito sa safe house natin, Resty, ah. Nagkasira pala kayo ng siyota mo. Nakipagkalis siya sa akin, Ator. Huwag mo nang problemahin yun. Akalaan ko ba namang nanay niya yung nabiktima natin? Maraming chicks. Mas maganda at sexy pa sa siyota mo. Si Josie, mahal ko. E, remuta mo na siya. Hindi siya makikipag-break sa akin kung hindi ako umanib sa grupo natin. Teka, sinisisi mo ba ako? Ador. Huwag ka magkakamaling sisihin ako, Resty. Baka samain ka sa akin. Pag kinatalo mo ko, kawawa ka. May kalalagyan ka. Oh. Anong iniiyak-iyak mo dyan, Josie? Ha? Wala po, inay. Sinong iniiyakan mo? Si Resty, yung boyfriend mo? Nakipag-break na po ako sa kanya. At masakit sa loob mong nagkasira kayo? Hindi po. Binabalaan kita, ha? Kung nakipagkasira ka na sa Resty na yun, pangatawanan mo. Yun naman po talaga ang gagawin ko. At huwag na huwag kang magkakamaling makipagbalikan sa kanya. Kung ayaw mong sa'yo mabaling ang ngit-ngit ko sa Resty na yon, baka mamaya masaktan pa kita. Huwag mo kayo mag-alala, inay. Kahit ano po mangyari, hindi na po mauulit na makipagrelasyon ako sa isang masamang tao. Hindi na po. Iinom ka ng alak. Maglalasing ka. Pag uwi mo, magwawala ka. At iahampas mo yung kamay mo sa mesa. Nakipag-break po sa akin yung girlfriend ko. Ako man ano, mag-isa katayuan niya. Talaga makikipagkasira at lalayo ako sa'yo dahil sa ginawa mo. Si Josie ang unang babae natutuhan kong mahalin. Nang minahal ko ng higit pa sa buhay ko. Naging inspirasyon ko sa buhay.
Pinaglaanan ko ng lahat kong pagsisikap at mga pangarap. Pero paano pa matutupad ang lahat ng pangarap ko para sa aming dalawa? Paano, Inay? Galit na galit siya sa akin. Ayaw na niya akong makita. At para po akong may nakahawang sakit na kanyang pinandidirihan. Hindi kayo magkakasira ng girlfriend mo kung nakinig ka lamang sa akin. Alam ko po, Inay. Naging matigas kasi ang ulo mo. Inaamin ko po nagkamali ako. Umanib ka sa isang masamang grupo. Nakasama ka sa masamang tao. Kung maibabalik ko lang po mga araw, hindi ako aanib sa grupo ni na Ador. Eh, nakiisa ka sa panuloko ng kapwa mo eh. Nagsisisi na po ako, Inay. Sisig-sisi po ako na naging miyembro ko ng Budol-Budol Gang. Nagbabalik ang lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Budol-Budol Gang na lansad. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Yves? Oh. Pagpasyensyahan nyo na ni Josie itong mga pasalubong ko sa inyo. Naku eh, ano naman yan, Larry? Konting groceries lang. Ang dami niyan. Hindi, konti lang eh. Kumita ako sa sideline ko, kaya, ayan, sinishare ko sa inyo. Kung ano-ano na yung naibibigay mo sa aming mag-ina. Ano kung wala yung maliit na bagay. Kasiyahan ko lang talagang makapagbigay ng kahit ano sa inyo. Kaya sana huwag niyong tanggihan, ha? Nakakahiya naman sa'yo. Oh, bakit naman? Minigo ka ng anak ko. Eh, hindi naman ako nawawala ng pag-asang matututuhan din niya akong mahalin. At ngayon, ayaw ka pa niyang pakiharapan. Naintindihan ko naman siya. Katatapos lang kasi niyang makipagkasira sa kanyang nobyo. Handa naman akong maghintay kung kailan magkakaroon ng panahon si Josie para sa akin. Napaka maunawain mo talaga, Larry. Ah, siguro, talagang ganito ang nagmamahal. Kung magkakaroon din lang uli ng nobyo ang anak ko si Josie, eh pipiliin ko ng katulad mo. Inay, malaki pong agot ng edad namin ni Larry. Josie, wala naman sa agot ng edad ang tamang pag-aasawa. Nagsasawa na po ba kayong kasama ko? Hindi. Bakit parang tinatabuy niyo na ako mag-asawa? Sinasabi ko lang, kung pipili ka rin lang ng nobyo, yung tulad na ni Larry, mabuting tao at may magandang trabaho. Inom lang na inom, mga bata. At maraming mainom, maraming pulutan yung ipinadeliver ko rito sa ating safe house. Boss Larry, mukhang may celebration na. Wala naman. Eh, ang alam ko nga ho, 3 months pa bago kayo mag-birthday. Aha, talaga lang galante ko kapag may dapat akong ipagsaya, ha? Okay na ba kayo ni Josie, boss? Hindi pa. May ila pa rin. Eh, magiging maamo rin siya sa'yo, boss. Oo nga, boss. Malamang na bumagsak rin nga sa mga kamay ko si Josie. Siguro, adiyo. Dahil maamo na sa akin ang nanay niya. At boto na nga na maging nobyo ako ng kanyang anak, ha? Effective ang diskarte natin, boss. Iba akong magplano, eh. Purido, eh. Sabi ko nga sa inyo, unang pagkakita ko pa lang kay Josie, nakulsunodahan ko na siya. Kahit nalaman kong may nobyo na siya, kaya... Kaya inutusan mo akong gumawa ng paraan para sirain kay Josie ang syota niya. Na nagkataong kilala kong standby at nervyoso. Kaya tinakot ko na umanib sa grupo natin. Walang kamalay-malay na sinadya akong biktimahin namin ang ina ni Josie para magalit sa kanya yun at magkalabuan sila ng syota niya. Wala nga kamalay-malay si Resty na sinetap lang natin siya para magkasila-sila ni Josie. Alam niyo, sumakit nga ang tiyan ko sa katatawa sa nangyari. Alang itulong ko sa ina ni Josie na si Resty ang nobyo ng anak niya. Nakahayop kayo!
Si Resty. Oh. Mga traitor! Hoy! Resty! Huwag mong pandilatan at bulyawan si boss, ha? Siya ang big boss ng ating grupo. Irespeto mo siya! Sinadya niyo pala akong siraan kay Josie. Kaya ipinahamak niyo ako sa kanyang ina. Balas mo na, Resty. Nakusunodahan ko ang nobya mo. Ako ang taong walang ginustong hindi nakuha. Kahit sa anong paraan. Tayop ka! Huwag mong murahin si boss! Mapapatay kita! Bitiwan mo, kwelyo ko. Bitiwan mo si boss! Isa ka pang hayop, Ador! Traitor ka! Mapalag ka na! Mga sama! Turuan natin ang leksyon ng ugas na to! Tulong-tulong mo natin! Nalaban ko! Nagbabalik ang Unico, Darich 11 Race Bayan sa kasaysayan. Pudol-pudol kang nalansad. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Sa dami ng mga miyembro ng Pudol-pudol kang na kumuyo Kersti, nabugbog ng gusto ang binata na naging dahilan upang ipagkanulo ni Resty sa mga otoridad ang grupong dati niyang kinaaniban. Ating ipagpatuloy ang pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanaunahan sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Sino mga pumasok rito sa safe house? Boss, mga parak! Walang kikino sa basaba! Dinarakip namin kayong miyembro ng Budol-Budol Gang! Walang papalag sa inyo! Ngayon yung madisgrasa ko! Ano gagawin natin, boss? Relax na kayo, Ador. Wala sila ba ikakaso sa amin. Wala kayong lusot, Ador. Pare, Resty! Akong tetestigo laban sa inyo. Sa dami ng alam kong mga biniktima niyo, siguradong makukulong kayong lahat! Ben! Ano ho, Almila? Maawa ako kay Resty. Oo, Josie. Kaya isinaisang tabi ko na ang hiya. Pinagtanong kita. Pinuntahan. Nagpakilala ako sa iyo. Dahil awang-awa ako sa anak ko. Kahit dahil sa kanya nalansag na ang inaniban niyang Budol-Budol Gang, na ipakulong na niya mga taong sumira sa kanyang buhay at sa inyong relasyon, parang nawala na siya ng pag-asa sa buhay. Madalas siyang malungkot. Hindi makakain. Hindi makatulog. Umiiyak. Dahil sa pagkakasira niyo. Sinadya lang po palang sirain ang pagkatao ni Resty. Nang pinuno ng Budol-Budol Gang na si Larry. Para makipagkasira ako sa kanya. Ganun ang ipinagtapat sa akin ng aking anak. Kasi hindi likas na masama si Resty. Napilitan lamang siyang umanib sa Budol-Budol Gang dahil pinagbantaan siyang dudukutin ka at rerapin. Ayaw niyang mapahama ka. Ang pagmamahal niya sa iyo ang pinakamalaking dahilan. Kaya siya napilitan gumawa ng hindi tama. Aling nila. Ngayong alam mo na ang totoo, Josie. Naubaya ko na sa iyong pagpapasya. At maiintindihan ko, kausapin mo man o hindi ang aking anak. Resty. Josie? Tama ang sabi ng inay mo. Narito ka sa park. Madalas ako rito sa lugar na pinapasyalan natin. Para maalala ko masasayang araw natin. Kahit malabo nang matupad ang mga pangarap ko para sa atin.
May pag-asa pa rin matupad ang mga pangarap natin, Resty. Josie. Kaya naparito ako. Naniniwala ako sa inay mo. At naiintindihan ko ng Daylan. Kaya ka naligaw ng landas. Salamat. Hindi ako mawawala sa buhay mo, Resty. Basta pangatawanan mo lang ang pagpapakatino at pagsisikap para matupad ang ating mga pangarap. Oo, Josie. Oo, mahal ko. Naway inyong kinapulutan ng aral ang katatapos na kasaysayang hango sa tunay na pangyayari. Mga nagsiganap, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, June Legazpi, at Susan Robles. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Buyar. Musical scoring, Buboy Salonga. Ito'y mula sa pag-uulat ni Ray Sibayan, sa panulat ni Orlando Aquino, at sa maaksyong direksyon ni Renato Phil Cruz. Ito mong inyong kaibigan, June Martin Legazpi, nag-aanyayang lagi na isubaybayan ang bawat makatotohanang kasaysayang nakapaloob sa ating dunang Ano ang Katotohanan? Ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.